Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Amoy ng Dalaga. 5 buwan na ang mag-anak ni Wally sa probinsya kung saan siya dating nakatira kasama ang mga yumaong magulang. Sa tagal ng panahon ay nakabalik din siya sa lupang sinilangan kasama ang buong pamilya. Galing pa sila sa Cebu City kung saan niya nakilala ang asawang si Remy. Simula magkaroon sila ng kambal na anak na sina Elijah at Elisha na pareho na ngayong 17 years old. Ngayong darating na linggo ay magdidibo na si Elisha dahil kaarawan na nila. Mayroong mang maliit na tindahan sa pamilihang bayan ay kinakapos pa rin ng kanilang pamilya. Pinaayos kasi nila ang bahay ng mga magulang ni Wally na iniwan na sa kanya kasabay ng pag-aaral ni na Elijah at Elisha na sa susunod na taon ay papasok na sa universidad. Kaya habang nagtitinda ay umi-extra-extra si Wally sa manukan at babuyan ng kanyang pinsan. Kaya lang ay saktuhan lang din ang kinikita dahil marami silang naghahati-hati. Hanggang sa makausap niya ang isa pang pinsan na si Alamid. Ito ang pinaka-close niya sa lahat ng mga kamag-anak dahil sabay silang lumaki. Nangako ito na tutulungan siya para makaipon hanggang sa darating na kaarawan ng kambal kung saan ay dibo na rin ni Elisha. Tol, eksaktong may pinapamaneho sa akin sasakyan yung amo ko. Pinapipili nga ako kung jeep o taxi. Kung jeep, aabot yung biyahe hanggang dito sa atin. Kung taxi naman, hanggang bayan lang. Pero depende sa offer ng mga pasahero. Ano sa tingin mo ang gusto mong gamitin sa dalawa? Marunong ka man mag-drive, di ba? Oo, tol. Eh, di ba nakwento ko naman sa iyo na nagmamaneho ko nung nasa Cebu pa ako. Pero kung sa pagpili, eh, ikaw nang bahala dyan. Sa'yo ko na ipapaubaya. Total, boss mo naman yun. O sige, i-update kita mamayang gabi. Pag uwi, pupunta na ako rito tapos isasabay ko na kayo pa uwi para hindi na kayo mag-arkila ng tricycle. O sige tol, salamat talaga ha. Nako, malaking tulong yan para sa darating na birthday ng kambal ko. Daan ka na lang dito mamaya. 8:00 naman kami ng gabi magsasara eh. Matapos mag-usap ng magpinsan ay umalis na nga si Alamid gamit ang motor nito. Nagpatuloy naman si Wally at Remy sa pagtitinda hanggang sa mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, habang nagsasara ng tindahan ng mag-asawa ay dumating na nga si Alamid. Masaya siyang binati ni Wally at Remy. Oh, akala ko nakalimutan mo na eh. Hindi ka na nga sana namin hihintayin eh. Ngumiti muna si Wally bago makipag-apiran sa pinsan. Eh kanina pa ako dapat rito eh. Kaso nakiusyoso pa ako ron sa kabilang barangay kanina. May mga balibalita kasi na sa ibang lugar. Hindi naman dito sa atin ha. Pero parang uso raw yung pagkawalaan ng mga dalaga. Nagkatingin na mag-asawa at napakibit-balikat na lang sila pareho bago harapin ulit ang kausap. Ano? Tapos na ba kayo magsara? Sakay na muna kayo sa motor. Doon ko na i-explain sa bahay niyo yung resulta ng usapan natin. Umangkas na nga ang mag-asawa sa motor ni Alamid. At makalipas ang higit 15 minutos ay narating na nga nila ang bahay na tinitirhan ni Wally. Pagkakita ng kambal sa kanilang mga magulang at tiyuhin ay nagmano kaagad sila sa mga ito. Kawaan kayo ng Diyos. Mano po, Ti Alamid. Matapos makapagmano ng kambal, ay saka nagwika ang kanilang tiyuhin. Aba, binata at dalaga na talaga tong sina Elijah at Elisha. Malapit na rin ang birthday nyo. Hintayin nyo na lang ang regalo ko sa inyo, ha? Ngumiti lang si Elisha habang ang binatilyong si Elijah naman ay humirit pa sa kanyang tiyuhin. Tiyo, pamana mo na lang sa akin yung motor mo. Ha, oo ba? Basta, papayag ang tatay mo. Nakangiting umiling-iling si Wally habang napasimangot na lang si Elijah. Eh, pasensya na. Ayaw pa ng tatay mo eh. At saka, mainam din niya sa ngayon.
Baka mamaya kung saan-saan ka na magpunta at mambabae. Pagkatapos nilang magtawanan ay pumesto kagad ang mag-asawa at si Alamid sa mga upuan sa sala. Pagkaupo ay bumaling si Wally sa kanyang anak na babae. O anak, Alicia, o pwede bang kuha mo kami ng mainom na tubig? Ano, nakapagluto na ba kayo ng ulam? Yung ulam po, paluto na rin. Kukuha lang po ako ng tubig, tay. Pagkaalis ng dalagita ay nagbalik tingin si Wally sa kanyang pinsan. Oh, dito ka na kumain ha, habang inihintay nating maluto yung ulam. Kwento mo na sa akin kung ano yung resulta. Ano, kumusta? Pumayag ba yung boss mo na magmaneho ko ng taxi o jeep niya? Nilinis muna ni Alamid ang lalamunan sa pamamagitan ng pagpeke ng pag-ubo. Eto na nga, tol. Good news. Payag na ang boss ko. Ang kaso lang eh, may bad news naman. Nakatinginan na mag-asawa bago muling bumaling kay Alamid. Ano naman yung bad news? Ang kaso, extra lang talaga ang mangyayari. Gawa nang nauna na palang ipamaneho ng asawa niya yung isa sa mga nabanggit ko. Hindi lang sila nakausap nung nakaraan ni boss kaya akala niya available pa rin yung isa. Ay, ganun ba? Bale, yung jeep daw ang imamaneho mo. Tapos after 1 week, ibabalik mo na kasi darating na rin yung totoong magmamaneho ron. Kita ang lungkot sa mukha ni Wally sapagkat ang akala niya talaga ay magkakaroon na sila ng ekstrang pagkakakitaan para sa pag-iipon ng pang-birthday at pag-aaral ng kambal nilang anak sa kolehiyo. Para hindi naman daw nakakaya sa'yo, sabi ni boss, hindi na rin niya papaboundary yung jeep habang ginagamit mo. Bali ang lahat ng kita mo sa loob ng 1 linggo, sa'yo na lang daw yun. Basta ingatan mo lang yung sasakyan ha. Ano, sa tingin mo? Napahimas ng balba si Wally bago tumugon sa mga eksplenasyon ng kanyang pinsan. Mas okay na yun kaysa wala. At least kahit papaano bago dumating yung birthday ng mga anak ko, may extra money kami lalo na para sa debu. Sinadya niyang putuli ng pagsasalita sapagkat dumating bigla si Alicia dala ang pitsel at baso. Pagkaabot ng dalagitan nito sa kanyang ama ay dali-dali rin siyang bumalik sa kusina para i-check ang nilulutong ulam. Nagpatuloy naman sina Wally at Alamid sa pag-uusap habang si Remy ay nakikinig lang sa kanila. O sige, payag na ako tol. Kailan daw ako magsisimula magmaneho? Dahil doon ay napapitik sa hangin si Alamid sapagkat meron siyang naalalang mahalagang bagay. Buti at naitanong mo yan. Naalala ko nga pala tol, bukas ng gabi ka pwedeng mag-drive. Actually, tuwing gabi lang pala po pwede. Bakit ka mo? Kasi inaayos pa lang ulit yung papel ng jeep. Kapag umaga, baka mahuli ka ng mga traffic enforcer eh. Kaya yun, gabi lang muna talaga. Ang balita ni boss sa susunod na buwan pa makukompleto yung papel ng jeep. Hindi kaya kakaunti lang? Ako nang nagsasabi sa'yo, maraming pasahero kapag gabi, lalo na sa bayan. Kung tutusin, mas mabilis nga kapag gabi. Kahit hanggang alas 10 ka lang, o sagarin mo na. Kahit hanggang alas 12, pwedeng-pwede. Ano tol, okay sa'yo yun? Napatingin muna si Wally sa kanyang asawa na ngumiti lang at napakibit-balikat. Okay na okay. Tulad nga ng sinabi ko kanina, kaysa naman wala akong extra income. At saka mas maayos din yon para kapag umaga makatulong pa ako sa pagtitinda nitong asawa ko. Oh, ayos yan. At saka huwag kang mag-alala. Malapit naman na dumating yung bagong taxi ng boss ko. Kapag dumating yun, ikaw kagad ang ire-recommend ako para may permanente kang pagkakitaan. Salamat talaga sa iyo, Insan. Maasahan ka talagang tunay. Pagkatapos ng usapan nilang yon, ay bumalik na ulit si Alicia at tinawag na sila para kumain sa kusina. Sabay-sabay silang naggapunan at makalipas ang ilang minuto, matapos ang masarap na hapunan ay marami-rami pang napagkwentuhan sina Wally at Alamid. So paano tol?
Uwi na muna ako ha. Mag-aalas 10 na pala ng gabi. Yari na naman ako nito sa misis ko. Hindi pa naman naniniwala sa akin yun kung minsan. Magkaakbayan na tumawa ang mag-asawang Wally at Remy habang nakatayo sa tapat ng gate na hindi pa tapos ayusin. Eh, ikaw kasi, napakababeero mo noon kaya dudang-duda na sa'yo si Maylin eh. O sige tol, ingat ka ha. Kita na lang tayo bukas. Sige tol, dadaan na kita bukas ng hapon sa tindahan nyo sa pamilyan tapos pupunta na tayo sa bahay ni Bossing. Nang mawala na sa paningin ng mag-asawa si Alamid, ay nauna nang pumasok ng bahay si Remy. Naiwan namang saglit si Wally sapagkat kukunin niya ang pansamantalang malaking plywood na pangharang sa gate. Nang tinatalian niya na ito, ay may mga iilang opisyal ng barangay na dumaan sa harap ng kanilang bakuran. Hindi sinasadyang marinig niya ang usapan ng mga ito, kaya saglit siyang napainto sa ginagawa para lang makapag-concentrate sa pakikinig. Ilang saglit pagkaalis ng mga yon ay tinapos na rin kaagad niya ang ginagawa at bumalik sa loob ng bahay. Pagkalak ng pinto ay naglakad siya papuntang kusina para makapaghugas ng kamay sa lababo. Parang yun yung kinukwento kanina ni Alamid ah, tungkol sa mga nagkakawala ang dalagita dito sa lugar. Mabuti na lang eh, safe na safe pa rin dito sa lugar na to kahit papaano. Nang masiguro niyang secure na ang buong bahay ay tinabihan na nga niya ang asawa sa pagtulog. Kinabukasan ay naging productive ang mag-asawa sapagkat maaga pa lang ay nagpunta na sila sa pamilihan habang ang kambal nilang anak ay pumasok naman sa eskwelahan. Pagsapit ng alas 11 ng umaga habang abala si Remy sa pag-aayos ng ilang produktong binibenta nila, ay naisipan muna ni Wally na bumili ng para sa pananghalian nilang mag-asawa. Hindi na kasi sila nakapag-asikaso kaninang umaga dahil na late na sila ng gising. Nang nasa karinderya na siya para bumili ng makakain, ay naabutan niya ang ilang mga tao ro na nagchichismisan tungkol sa isang pangyayari sa bayan. Nagulat nga siya matapos marinig ang isang balita na mayroong lalaki na ginahasa ang sarili niyang anak na dalagita. Napangwi si Wally sa pagkainis matapos marinig ang balitang yon. Grabe naman ganong tao. Siguradong sa impyerno mapupunta yung halang na kaluluwa nun. Nagpatuloy lang sa pag-uusap ang iilang taong naroon, kaya napabili na siya kaagad ng makakain nila ng kanyang asawa. Pabili nga po ako ng dalawat kalahating kanin, isang kare-kare at saka itong sinabawang gulay na rin. Habang binabalot ang mga binili niya, ay nagpatuloy lang si Wally sa pasimpleng pakikinig sa mga nagchichismisan. Naagaw ang atensyon niya nang marinig ang tungkol naman sa ikinuwento ni Alamid kagabi, pati na rin ang narinig niyang pinag-uusapan ng mga opisyal ng kanilang barangay. Pinag-uusapan na naman nila yung mga nawawalang babae na napapabalita sa ibang probinsya. Mukhang gawa yun ng mga sindikato ha. Hindi pa man niya natatapos ang pabulong na winiwika nang marinig niya pa ang nakababahalang balita. Ayon kasi sa isang ginang na halata sa mukha ang pagiging lehitimong chismosa, ay meron na nga rin daw nabalitang dalaga na nawawala sa kanilang bayan. Gusto pa sana makinig ng makinig ni Wally sa usapan, kaya lang ay naibigay na sa kanya ang mga inorder niyang pabalot na pagkain. Pagkatapos itong mabayaran ay umalis na nga kagad siya sa karinderya at bumalik na sa kanilang tindahan. Habang kumakain sila ng pananghalian ay naikwento nga niya kay Remy ang tungkol sa mga kumakalat na balita, kaya napag-usapan nilang mag-asawa ang mga anak. Lumipas pa ang mahabang oras. Pagsapit ng alas 4:30 ng hapon ay dumating na nga si Alamid sakay ng taxi na ginagamit niya sa pamamasada. Love, alis na muna kami ha. Ikaw nang bahala rito. Yung mga biniling ko ha, sabihin mo sa mga anak natin, lalo na kay Alicia. Remy, ako na munang bahala rito sa asawa mo ha. Maghahanap muna kami ng alam mo na.
Basta driver, sweet lover! Uy, loko-loko ka, tol. Mamaya maniwala yan, ha? O sige, love. Bye! Sakay ng taxi ay nagbiyahe na nga ang magpinsan papunta sa bahay ng boss ni Alamid para maimaneho na ni Wally ang nasabing jeep. Narating din nila kaagad ang nasabing lugar makalipas lang ng ilang minuto dahil medyo malapit lang naman ang nasabing bahay sa pamilihan. At matapos ang ilang saglit na pag-uusap ni Wally at ng may-ari ng jeep, ay ibinigay na nga sa kanya ang susi ng sasakyan. Ipinagkatiwala na rin muna ito sa kanya sa loob ng isang linggo. O tol, yan ha. Ikaw nang bahala sa sasakyan. Alagaan mo yan kahit isang linggo lang sa iyo. Oo naman tol, aalagaan ko tong sasakyan. Safe na safe to sa akin. Eh, sana pala punta mo niyan. Eh di magbabiyahin na ako. Eh ikaw ba, saan muna ang punta mo niyan? Maliwanag pa kaya hindi ka pa po pwedeng bumiyahe ha. Eh siguro babalik na muna ako sa tindahan. Doon na ako magpapalipas ng gabi. Tapos, rerekta ako sa bayan para kung sakali eh, makita ko yung kambal. Para maisabay na rin ang sakay, pauwi habang pumapasada. Oo, mainam yan. Lalo na ngayon. Nabalita mo na ba yung nawala raw na dalaga sa bayan? Oo nga tol eh. Narinig ko ngayon sa mga nag-uusap dun sa karinderya sa pamilihan. Sana nakita na yung dalaga. Dahil kawawa naman pati yung mga magulang nun. Sabay na nagbuhay ng makina ang magpinsan bago nila itinuloy ang pag-uusap. Eh nako tol, nakita na raw yung dalaga. Bago ako pumunta kanina sa tindahan nyo eh, nakasaga pa ako ng chismis dun sa tambayan ng mga taxi driver. Oh eh, ano daw nangyari? Hindi ko alam kung totoo yung kumakalat na balita pero base sa mga narinig ko eh, patay na daw yung dalaga at hindi normal yung pagkamatay. Matindi raw. Katulad na katulad din daw nung nangyari sa mga kadalagaan sa kabilang probinsya na malapit dito sa atin. Mukhang ang sabi ng ilan eh, narito na nga raw sa probinsya natin yung kung sino mang gumagawa ng kasamaan na yun. Kita sa mukha ni Wally ang pagkabahala matapos marinig ang sinabing yun ng kanyang pinsan. Kung totoo nga kasi ang mga nababalita ngayon na maaring nasa probinsya na nila ang gumagawa ng ganong kasamaan, ay kailangan niyang protektahan ang anak na babae. Base kasi sa balita ay puro kadalagahan lang ang nabibiktima. Naantala lang ang pagmumuni-muni ni Wally nang muling magsalita ang kanyang pinsan na nakasakay na sa loob ng taxi. O ano tol, tara na, para makabalikan na rin kaagad sa pamilyan. Didiretso na rin ako sa bayan dahil alam mo namang hanggang alas 9 lang ang pinakamatagal kong pasada. O sige pinsan, salamat ulit ha, ingat ka. Ikaw din, mag-ingat ka, dahil gabi ka mamamasada. Magdala ka ng proteksyon ha. Dahil iba-iba mga pasero kapag gabi, mas mainam nang lagi kang handa. Nang matapos silang magpaalamanan sa isa't isa, ay pinaandar na nila ang mga minamanehong sasakyan at naghiwalay na sila ng landas sa pinakakanto. Pasado alas 5:30 ng hapon nang makabalik si Wally sa pamilihan. Tuwang-tuwa si Remy nang makita niyang sasakyang mamanihuin ng asawa sa buong isang linggo. Habang hinihintay na kumagat ang dilim, ay nagpahinga na muna ang lalaki para na rin makapaghanda siya mamayang gabi. Nag-update din siya kay Remy tungkol sa dalagang nawawala na natagpuan na ngang patay sa kalunos-lunos na paraan. At katulad ng inaasahan ay nag-alala nga ng husto si Remy para sa kanyang mga anak, kaya sinabihan niya si Wally na palaging daanan at sunduin ang kambal sa paralang pinapasukan para maiwas ang mga ito sa kapahamakan. Nang lamunin na ng dilim ang buong paligid, ay nagsimula na ngang magbiyahe si Wally. Sa pamilihan pa lang ay marami ng sumakay na pasaherong papunta sa bayan. Ayos to, buena mano. Masaya niyang tinahak ang daan papunta sa bayan at pagkalipas lang ng higit 20 minutos ay narating na nga nila ang sikat na simbahan. Pagkainturoon ng sasakyan ay kaagad nagbabaan ng mga tao. Pagkalaon ay napatingin si Wally sa paaralang malapit lang sa nasabing simbahan na kung saan nag-aaral ang kambal niyang anak.
pinandar niya kagad ang sasakyan papunta roon at malapit sa main gate siya huminto. Sakto naman nakalalabas lang ni Elijah, subalit hindi nito kasama ang kakambal. Kagad niyang tinawag ang binata na lumingon naman sa kinaroroonan niya. Anak, Elijah, tara rito, sakay na! Pagkakita ng binata sa kanyang tatay ay kinawayan niya to habang napapangiting tumatakbo palapit dito. Wow, tay! Ito na ba yung jeep na sinasabi ni Tiyo? Oo, anak. Eh, teka, nasaan ang kapatid mo? Bakit hindi kayo magkasabay? Sumakay muna si Elijah sa jeep at naupo sa tabi ng driver's seat bago sumagot. Nagsakayan din ang iba pang mga estudyante matapos makita ang signboard ng jeep. Kanina pa kasi uwian namin, tay. Nauna silang lumabas ng mga kaklase namin eh. Puro sila babae? Opo, tay. Eh bakit hindi ka sumabay sa kanila? May tinapos pa kasing project yung group ko sa room namin eh. Kaya nagpaalam na siyang mauna ng umuwi. Hindi man ipinahahalata ng Ginoo sa kanyang anak ay nababahala na siya. Ha? Ganun ba? Tumangot ang ulang si Elijah na walang kamalayan sa mga pangyayari bago muling nagsalita. Sayang nga eh, nauna silang umuwi, hindi tuloy siya nakasabay. O tara na po, tay, mukhang puno na eh oh. Paglingon ng Ginoo sa likuran ay nakita nga niyang punuan na ang jeep. Kaya agad niya yung pinaandar kahit ang totoo ay nag-aalala siya ngayong nalamang nagbiyay si Elisha na hindi kasama ang kakambal nito. Makalipas pa ang ilang minuto nang makabalik na ang sasakyan sa pamilihan ay pansamantalang kinausap ni Wally ang asawa na magsara ng maaga upang macheck kung nakauwi na nga ng bahay si Elisha. Matapos makapagsara ng tindahan, nang makita ni Wally na sumakay na nga ng tricycle ang mag-ina niya pauwi sa kanilang tirahan, ay nagbiyahe na ulit siya pabalik sa bayan. Katulad ng bilin ng kanyang pinsan ay naging mapag-obserba siya sa mga pasahero. Nagdala na rin siya ng pamalong tubo at iginilid lang ito upang kung sakaling may gumawa ng masama ay meron siyang proteksyon para sa sarili. Mahabang oras na naman ang lumipas, alas 9:30 ng gabi. Nakatambay ang jeep sa tapat ng simbahan at hinihintay na lang ni Wally na mapuno ang jeep ng mga pasahero. Lumabas muna siya ng sasakyan para magpahangin habang naghihintay hanggang sa mapansin niya ang isang matangkad na lalaki na kanina pa nagpapabalik-balik ng lakad sa malawak na parke na nasa tabi ng malaking lumang simbahan. Minasdan niya at inobserbahan ng matangkad na lalaki. Hanggang sa mapatingin na rin ito sa kanya kaya bahagya siyang umiwas ng tingin. Parang dayo yun ah. Mukhang foreigner. Nasabi niya yon sapagkat napakaputi ng balat ng nasabing lalaki. At bukod sa pagiging matangkad ay kakaiba rin ang kulay ng buhok nito na naghahalong putik at itim. Maskulado ang pangangatawan. Maganda ang mga mata na may mahabang pilik mata at parang artistahin ng pagmumukha. Napailing si Wally matapos makaisip ng hindi maganda. Naalala niya kasi na maraming pagkakataon na sa parking nasa tabi ng simbahan ay maraming mga hindi makakakilalang tao ang nakikipagkita lalo na sa mga foreigner. Sa madaling salita, hook up place ang parke na yon na kung saan ay ito ang ibang ginagawang kabuhayan ng ibang taga roon. Nang muli niyang lingunin ang nasabing matangkad na lalaki, ay mayroon na nga itong kasamang babae. Hindi na niya namukha ng babae sapagkat tumalikod na kaagad sila at naglakad na sa madilim na bahagi ng parke. Mukhang may isa na namang kababayan ko ang makakaahon sa kahirapan. Pero, nako. Sana lang aware yung babae na medyo delikado ngayon dito. Hindi niya yata nabalitaan yung dalagang natagpo ang patay dito lang din sa bayan. Napangiti pa siya na eksaktong napuno rin ng mga pasahero ang kanyang jeep. Habang nagbabiyahe ay bigla na lang din silang nakarinig ng malakas na alulong ng aso mula sa kung saan.
napatingin ang ilang taong nasa loob ng sasakyan kabilang na rin si Wally na biglang napa-sign of the cross. Malaki kasi ang paniniwala niya sa mga ganoong bagay na kapag may mga asong umaalulong, ibig sabihin ay may hindi magandang mangyayari. Lord, i-guide niyo po itong huling biyahe ko sa gabing ito. Katulad ng panalangin niya, ay ligtas na naihatid ni Wally ang mga pasahero sa mga uuwian nito. Nang wala ng tao sa jeep ay dumiretso na rin siya ng uwi. Pagdating sa kanilang bakuran ay napaangat kilay siya matapos makita ang minamaneong taxi ni Alamid na nakapark sa gilid ng kanilang bakuran. Oh, nandito si Alamid. Saglit niyang inayos ang sasakyan bago tuluyang pumasok sa loob ng kanilang bakuran, kung saan nakita niya kaagad ang pinsan na nakaupo sa wooden bench na nakapwesto sa tabi ng pintuan ng bahay. Hindi maipinta ang mukha nito, kaya alam na niya ang dahilan kung bakit. Oh, bakit nandito ka? Ano nangyari? Ngumiti muna ng mapakla si Alamid bago nagwika. Eh, yun na nga. Nagtamang hinala na naman si Maylin na na-late lang ako ng ilang minuto. Yung mga gamit ko, pinag-aagis na kaagad sa labas eh. Napakamot na lang ng ulo si Wally habang palapit sa kanyang pinsan. Eh, nasaan yung mga damit mo ngayon? Ayun, nandun sa kotse. Ano, kumain ka na ba? Tara na muna sa loob para makakain tayo. Tumayo si Alamid at sumunod sa kanyang pinsan na pumasok na sa loob ng bahay. Naabutan nila ang mag-iina na nasa sala. At nang makita ni Wally ang anak na dalaga, ay nakahinga na siya ng maluwag. Anak, Alicia, sumala bukas ah. Hintayin niyo na ako palagi sa tapat ng paaralan para maihatid ko kayo sa tindahan natin. Opo, Tay. Nauna na kasi ako umuwi kanina kay Elijah dahil may tinatapos pa sila eh. Nasabi nga sa akin ng kapatid mo. Eh, teka, bakit gising pa kayo? Sabi ni nanay may sasabihin daw kayo sa amin eh, kaya inantay namin kayo. Nagkatinginan na ang magpinsan dat sa sinabing yun ni Elijah. Pagkatapos noon ay napatingin si Wally sa kanyang asawa. Mahal, pwede bang ipaganda mo kami na makakain ni Alamid? Dito na lang kami kakain sa sala para makwento ko sa dalawang batang to kung bakit simula bukas eh, kailangan ko na silang sunduin. Habang naghahanda si Remy ng makakain, ay pumwesto muna ang magpinsan at ang kambal sa sala. Kwento niyo po muna, Tay, habang hindi pa kayo kumakain. Oo nga po, Tay. Ano po ba yon? Huminga muna ng malalim si Wally bago magkwento habang si Alamid ay nakinig lang sa usapan. Nabalitaan niyo na siguro yung tungkol sa babaeng nawala sa bayan natin na nakitang patay na. Tumango ang kambal habang masinsinang nakikinig. Ayon sa mga bali-balita, sa katabing probinsya natin unang nangyari yon, na may mga kadalagahang nawawala at natatagpo ang patay. Ang hinala namin ni Tio Alamid nyo at ng Nanay Remy nyo eh, posibleng nandito na sa probinsya natin ang gumagawa ng kasamaang yon. Tama ang tatay nyo. Kanina lang eh, nung nagiwalay tayo, tol, may nabalitaan na naman kaming nakaparehong nangyari sa kabilang bayan na naman ha. May natagpuan na dalaga na grabe ang sinapit. Kaya ang hinala tuloy, isang aswang daw ang gumagawa nun. Meron ding nagsasabi na mga kulto na galing sa Mindanao. At ang iba naman, ang sabi eh, dahil may tinatayong malaking mall, kaya ayun, nangungulekta sila ng mga kababaihan para gawing alay yung dugo nila. Dahil sa mga sinabing yon ni Alamid, ay kaagad pinanayuan ng balahibo ang kambal. Kitang-kita yun ni Wally nang tingnan niya ang mga anak. Eh, tiyo, may aswang po ba talaga? Saka, totoo ba ang kulto na yon? Pati yung nangongolekta ng dugo para sa tinatayong mall? Kahit ano pa man ang dahilan mga anak, mas mainam na maging maingat, lalo ka na, Alicia. Dahil ang target ng mga nangunguha eh, mga kadalagahan. Kaya simula bukas ha, ihintayin nyo na ako. Tumangutango ang kambal na halata sa reaksyon ng mukha ang pagkabahala. Eksakto naman na dumating na si Remy dala ang mga pagkain. Oh,
Kain na nga muna tayo. Gutom na talaga ako eh. O sige. O mga anak, magsitulog na kayo ha. O sige po, tay. Tiyo, nay, tulog na po kami. Sige po. Good night sa inyo, tiyo, nay, tay. Habang kumakain na magpinsan ay nagtungo na ang kambal sa kanilang silid para makapagpahinga. Si Remy naman ay sinabayan na rin kumain ng kanyang asawa at pinsan nito. Makalipas ang sandali, pagkatapos kumain ay nagkayayaang mag-inom ang magpinsan dahil may natira pa silang isang bote ng alak noong nakaraang nag-inuman sila. Iniwan naman na sila ni Remy dahil antok na ito. Eksakto alas 12 na ng hating gabi ay nakatulog ang dalawa sa sala at hindi na nila naubos ang alak dahil sa pagod. Bigla na lang nagising si Wally dahil sa mga kagat ng lamok sa kanyang paanan. Pagbangon ay napatingin siya sa bintana dahil nakabukas pa pala ito kaya nakakapasok ang lamok. Inaantok niyang sinara ang bintana at saka minasdan ang pinsang nahihimbing ng tulog sa mahabang sofa. Tol, maiwan na kita dyan ha. Hinayaan na nga niya si Alamid doon at aandap-andap ang mga mata niyang naglakad papunta sa silid nila ng asawa. Kaya lang natigilan siya matapos makadinig ng alulong mula sa hindi kalayuan. Tila ba nawala ang antok niya pagkarinig sa nakakakilabot na alulong? Kinusot-kusot niya ang mga mata bago marahang naglakad papunta sa nakasarang bintana. Pagkuwan ay sumilip siya sa labas. Tinanaw niya rin ang jeep at taxi na nakapark sa labas ng kanilang bahay. Naulit naman ang alulong ng tatlong beses, kaya tuluyang nawala ang antok at tama ng alak ni Wally. Nagmasid-masid siya sa labas habang napapa-sign of the cross at pagkatapos ay iwinagwag niya ang kurtina bago dali-daling pumasok sa silid nilang mag-asawa. Hihiga pa lang siya sa kama ay muli na naman niyang narinig ang ikatlong pag-alulong ng mga aso. Napatingin siya sa bintanang malapit sa kanilang hinihigaan at napilitan siyang lumapit para maisara yon. Nang nandoon na siya, ay bigla na lang umihip ng mahina ang hangin at nang dumampi ito sa kanyang kalamnan, ay nakadama siya ng kakaibang lamig. Lamig na parabang may kung anong presensya sa labas ng bakuran ang nakamasid sa kanya. Marahan siyang napalibot ng tingin sa naabot ng kanyang tanaw sapagkat hindi niya maintindihan ang kakaibang pakiramdam na yon. Hanggang sa tuluyan na niyang isinara ang bintana subalit may biglang humawak sa kanyang kamay at hinatakto palabas ng bintana. Ay, demonyo ka! Takot siyang nakipagatakan sa kung sino mang nilalang na humihila sa kanyang kamay. Nang ibaling niya ang tingin dito ay ganun na lang ang pagkasindak niya pagkakita sa itsura ng nilalang na humihigit sa kanyang kamay. Mabalahibo to na parang paniki ang hugis subalit mayroong mga kamay at paa na katulad ng sa tao. Biglang sumilay ang takot sa buo niyang pagkatao hanggang sa makaramdam siya ng pagkaparalisa ng buong katawan dahil sa pagkasindak. Bumilis din ang pagtibok ng kanyang puso kaya nagsimula siyang maghabol ng hininga habang pinipilit ang sarili na makakawala sa kung anumang nilalang. Nang hindi na niya makayanan ang mga pangyayari at parang mapuputol na ang kanyang kamay sa matinding paghatak ng nakakatakot na halimaw ay nilingon niya ang asawa at buong lakas na sumigaw. Remy! Mahal! Tulong! Tulungan mo ako! Papatayin ako ng halimaw! Papatayin ako! Biglang napabangon si Wally dahil sa uyog na nag-aalala niyang asawa. Pawis na pawis siya at halata ang pamumutla ng mukha. Napahawak pa siya sa dibdib na malakas pa rin ang pagpintig kaya natanong tuloy siya ni Remy kung ano ang nangyari. Ginising kasi siya ng kanyang may bahay matapos marinig ang malakas niyang pag-ungol. Ayos lang ako mahal. Parang binangungot lang ako ha. Hindi yata maayos ang pwesto ng pagtulog ko eh. Nang ayos na ang lahat, ay sabay silang lumabas ng silid na nakaligo na at ito'y nagkakapina.
Insan, nauna na ako magkape sa iyo ha. Inintay ko lang din talaga kayong magising bago ako umalis. Ano? Nagkape ka lang? Hindi ka nakakain? Ayos lang ako. Kailangan ko talagang umalis sa maaga kasi dadaan pa ako sa bahay para alam nyo na. Suyuin yung topakin kong asawa. Oh sige. Good luck sa iyo, tol. Balita mo na lang ako mamaya, ha? Oh sige, sige. Tuloy na ako. Matapos makapagkape ay nagpaalam na nga si Alamid sa mag-asawa. Isinabay na rin niya ang kambal dahil maaga ang pasok ng mga ito dahil sa ginagawa nilang proyekto. Pagkalis ng mga yon ay naganda na rin si Remy, samantalang si Wally naman ay napahawak na lang sa kanyang ulo sapagkat sumakit to hindi dahil sa hangover kundi dahil sa bangungot niya na parang totoong nangyari. Iniligot ikinain na lang niya yon at pagkatapos ay nagpunta na sila ng asawa niya sa tindahan sa pamilihan. Mabilis na namang sumapit ang oras. Katulad kahapon ay bumili na lang ulit si Wally ng makakain sa karinderya kung saan ay nakasagap na naman siya ng chismis. Isang matandang ginang ang nagkukwento ng patungkol sa masamang balita na nangyari kagabi. Nako, alam niyo ba ha? May nabiktima na naman kagabi. Isang dalaga naman. Doon mismo sa malawak na bukirin na bago pumasok ng bayan natagpuan yung bangkay. Katulad ng ibang biktima, wakwak ang tiyan at halos maubos ang laman loob ng dalaga. Pagkarinig ni Wally sa sinabi ng matandang ginang, ay pinanayo ang kagad siya ng balahibo. Sumagi na lang kasi bigla sa isip niya ang mukhang paniking nilalang na napaniginipan kagabi. Nang magpatuloy naman ang matandang ginang sa pagsasalaysay, ay muling natuon ang atensyon niya rito. Narinig ko roon mismo sa mga pulis mismo ha, na yung babae o yung dalagang natagpuan kanina, nakita pa raw yun sa parke sa tabi ng simbahan. Parang may ka-meet up. Tapos yun na nga, kaninang madaling araw, nakita nung magsasakay yung bangkay. Tapos ito ang mas magugulat kayong lahat. Nang saglit na inilibot ni Wally ang tingin, ay napansin niyang tila ang lahat ng nasa karinderya ay nakikinig ng taimtim sa matandang babae. Kahit ang nagbebenta ng mga ulam ay pansamantalang tumigil para lang makinig. Narinig to mismo ng mga tenga ko, kaya hindi ako po pwede magkamali. Kahit matanda na ako, malakas pa rin naman ang pandinig ko. Sabi mismo ng magsasakang nakakita sa bangkay, may nakita siyang malaking ibon na parang paniki. At kasing laki ng tao na lumipad palayo kaya takot na takot siyang nagpunta sa police station. Kaya kumpirmado na aswang ang pumapatay at mga kadalagahan lang ang target niya. Malinaw na lalaki ang aswang kapag ganon. Kaya ingatan niyo mga anak niyong dalaga kasi malakas ang pang-amoy ng mga ganong aswang sa mga dalaga. Ibig sabihin nun, mga bagong sibol na aswang kapag ganon. Pagkarinig niya sa winika na matandang babae, ay napahawak bigla si Wally sa kanyang dibdib, sapagkat dinig na dinig niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Nagulat pa nga ang lalaki nang iabot ng tindera ang mga pinamili niyang ulam at kanin. Kaya pagkabayad ay umalis na siya kaagad at hinayaan na ang kung ano-ano pang pinagkukukwento ng matandang ginang. Habang kumakain sila, ay isinalaysay niya nga kaagad kay Remy ang tungkol sa mga nabalitaan at katulad ng ini-expect na niya, labis kang natakot ang kanyang may bahay para sa buhay ng kanilang mga anak, lalo na kay Alicia. Huwag ka mag-alala, mahal. Hindi ko pababayaan ang mga anak natin, lalong-lalo na si Alicia. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng alas 5:30 ng hapon matapos magmeryenda ay iniwan na ni Wally ang kanyang asawa sa tindahan para makapamasada na at sunduin ang kanilang kambal. Ayaw na nga sana siyang papasadahin ni Remy at gusto na lang nitong sunduin ang mga anak, kaya lang ay pinilit na lang ni Wally ang asawa. Ipinaliwanag niya na mga kadalagahan naman ang biktima at hindi kalalakihan. Kaya sa huli ay nakumbinsin niya rin ang babae.
6:00 ng gabi, pagdating niya sa bayan ay kaagad nagbabaan ang mga pasahero sa tapat ng simbahan. Habang hinihintay niyang maubos ang mga tao sa loob, ay napatingin siya sa parking nasa tabi noon. Doon ay bigla na lang sumagi sa utak ni Wally ang nakitang matangkad at kwapong lalaki na mayroong dinalang babae sa madilim na bahagi ng parke. Hindi niya rin alam kung bakit niya yung biglang naalala kaya napaisip tuloy siya. Hindi naman siguro yun yung aswang kasi mukha siyang foreigner eh. At hindi rin naman siguro yung babaeng nakita ko kagabi yung nabiktima. Ay, ano ba itong mga naiisip ko? Kaya tuloy napapaniginipan ko na rin eh. Pagkatingin niya sa rearview mirror ng sasakyan, ay wala ng mga pasahero kaya minaneho na niya ito papunta sa tapat ng paaralan. Pagkahinto niya palang malapit sa main entrance ng paaralan, ay dinagsa na kaagad siya ng mga estudyanteng tila hindi mapakali. Naririnig pa niya ang ilan na pinag-uusapan ng tungkol sa dalagang na biktima ng aswang. Kalat na yung balita ah. Nasaan na kaya yung mga anak ko? Eksaktong pagkasabing yon, ay biglang sumampa si na Elijah at Elisha sa katabing upuan ng driver's seat. Nandito na po kami, Tay! Hello, Tay! Nakahinga ang Ginoo matapos makita ang mga anak. Pagkuhaan ay tumingin na ulit siya sa rearview mirror at nang makitang puno na ang mga upuan ay kagad siyang umalis sa lugar na yon. Tay, nabalitaan niyo na po ba? Oo nga po, Tay. Kalat na sa buong school yung tungkol sa babaeng na biktima kagabi ng aswang. Kaya simula bukas yata, maaga nang magpapauwi. Sabi nila ma'am, 5:30 pa lang, uwian na raw kami. Napabuntong hininga ang Ginoo habang seryosong nakatingin sa daang tinatahak nila. Nabalitaan ko nga yun dun sa pamilihan mismo. Mukhang kalat na talaga nangyari. Buti naman at aagahan na muna ang uwian simula bukas. Napalingon pa si Wally sa paligid sa labas ng jeep sapagkat napansin niya ng iilang sasakyan ng mga pulis na mukhang nagpapatrolya para mahuli ang nambibiktima ng mga kadalagahan. Paglabas nila ng bayan na isa-isa nangang nag-abot ng bayad ng mga pasahero. At sa muling pagtingin ni Wally sa rearview mirror ay naagaw ng pansin niya ang lalaking nakaupo mismo sa likuran ni Elijah at Elisha na nag-abot sa kanya ng bayad. Namukha niya ang lalaking yun. Ang matangkad, may maganang pangangatawan at artistaheng itsura na nakita niya kagabi sa parke na mayroong kasamang babae. Ha? Siya yun ah. Siya nga yun. Hindi ako pa pwede magkamali. Pagkatapos makita ang nasabing lalaki ay tila hindi na mapakali ang pakiramdam ni Wally. Para bang may kakaiba na hindi rin niya maipaliwanag sa sarili. Bigla rin tuloy na nayo ang mga balahibo niya sa braso at sunod sa batok kaya pasimple niyang hinimas-himas ang bahaging yon habang sinusulyapan ang gwapong binata. Habang tinatahak nila ang daan ay nag-concentrate lang siya sa taong yon. Sapagkat kakaiba talaga ang kutob niya. Napansin niya rin na mayat maya itong tila sumisinghot na parang may kung anong inaamoy-amoy sa hangin. Ang mga kababaihan naman sa loob ng jeep kabilang na si Elisha ay hindi rin mapakali na parang akit na akit sa itsura ng lalaki. May kakaiba kasi itong amoy na humahalimuyak sa buong sasakyan na parang nangaakit sa mga tao lalo na sa mga kababaihan. Pagdating nila sa pamilihan ay isa-isa nangang nagbabaan ng mga pasahero hanggang sa matira silang mag-aama pati ang nasabing lalaki. Mawalang galang na sayo, binata. Hanggang dito na lang tayo sa pamilihan. Hindi umimik ang gwapong lalaki. Ngumiti lang ito at yumukod bago marahang naglakad palabas ng jeep. Napansin pa nga ni Wally na parang nag-iba ang kulay ng mga mata nito. Pero hindi na niya masyadong pinagtuunan pa yon ng pansin. Sinundan na lang niya ito ng tingin mula sa rearview mirror hanggang sa tuluyang mawala. Ang pogi sobra ng lalaking yon, para siyang artista.
Sabay na napakunot noo si Wally at Elijah habang nakatingin sa dalagang tila kilig na kilig. Ni, pogi na yun sa tingin mo. Ilamang lang naman ang kaunting paligo sa akin yun eh. At saka, maputi lang siya. Asa ka naman, Elijah? Napailing na lang si Wally habang pinakikinggan ang kambal na nag-aasaran. Oh, yatid ko na muna kayo sa tindahan ha, para sabayan nyo na ang nanay nyo mamaya pag-uwi. Tumulong na rin kayo sa pagsasara ng tindahan para mapabilis. Opo, sige po. Opo, Tay. Pagkatid ng Ginoo sa kanyang mga anak sa tindahan, ay pumasada na nga siya ulit pabalik sa bayan. Habang lumalalim ang gabi, ay napapansin niyang mas lalong dumadagdag din ang mga sasakyan ng mga kapulisan na nakikita niyang nagro-robing sa lugar. Tila ba sinisiguro ng mga ito na hindi na mauulit ang nangyaring pagpatay sa mga dalagang walang kalaban-laban. Makailang beses niya ring narinig ang pag-alulong ng mga aso mula sa kung saan, kaya naman makailang beses din siyang napa-sign of the cross sa kalagitnaan ng biyahe. Ay nako, umaalulong na naman yung aso. Mukhang may nabiktima na naman ha. Sana mahuli na talaga yung aswang na yun kung sino man yon. Mabilis na namang lumipas ang oras. Nagtambay na naman si Wally sa tapat ng simbahan habang naghihintay ng huli niyang pasaherong ihahatid para makauwi na rin siya. At habang nakaantabay ay hindi sinasadyang napatingin na naman siya sa malawak na parking katabi ng simbahan. Kung kahapon ay maraming tao pa roon ng ganong oras, ngayon ay halos wala na siyang makitang mga magsing-irog na nagtutukaan habang nakatambay. Mukhang natakot na talaga ang tao kaya parang ang hirap makapuno ngayong gabi na to ha. Samantalang kahapon, ang bilis ko lang napuno eh. Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat mula sa madilim na bahagi ng parke ay nakita niya na unti-unting lumitaw ang mala foreigner na lalaking pasahero niya kanina. Tinutukan niya pang maigi para mamukha nito hanggang sa makumpirma na nga niya na yun talaga ang pasahero niya kanina na nagpunta sa pamilihan. Aba, nandito na naman siya. Anong trip ng lalaking yun? Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang bumusina ng malakas ang dalawang sasakyan ng pulis na nagpapatrolya. Dahil doon ay napatingin tuloy siya roon maging ang ilang pasahero na nakasakay na sa jeep. Pagkalaon ay dalawang magkasintahan ang napatakbong pumunta sa jeep at tila takot na sumakay. Tila wala tuloy sa sariling natanong ni Wally ang mga yon. Oh, anong nangyari? Bakit kayo tumatakbo? Nang ipaliwanag na magkasintahan na mayroon na naman daw ikatlong dalaga na nabiktima na siyang nire-respondihan pala ngayon ng mga nagpapatrolyang pulis, ay dali-daling binuhay ni Wally ang makina ng jeep at hindi na niya hinintay na mapuno pa ito. Nakita niya kasi sa mukha ng mga pasahero ang takot na siyang nararamdaman niya rin ngayon. Alis na po tayo ha? Napalingon pa siya ulit sa parke at ganun na lang ang pagtataka sapagkat wala na roon ang magandang lalaki. Pero mayroon na naman siyang nakita na tila malaking ibon na lumilipad. Para itong paniki na kasing laki ng tao. Lumipad ito papalayo na nakita rin ang ilang pasahero kaya lahat sila ay nabalutan ng matinding takot. Sa sobrang takot nga ay pinaharurot na ni Wally ang sasakyan. Sa pag-aakalang susundan sila ng malaking ibon na malamang ay aswang. Sa kabutihang palad ay nakarating sila ng ligtas sa pamilihan. Doon niya rin nakita ang dalawang patrol car na nakapark at kinakausap ang ilang katao na nakakita sa bagong nabiktima na malapit lang sa pamilihan. At katulad ng mga nauna pang dalagang biktima, kalunos-lunos at nakakasulasok din ang sinapit ng huling biktima. Biyak ang tiyan at sinilat ang lamang loob na halatang hindi normal na nila lang ang gagawa. Mukhang medyo hindi na itong magandang nangyayari ha. Nakakaba naman. Sana talaga mahuli na yung aswang na yun eh. Pagkasabing yun ay kaagad niyang pinaharurot ang jeep para makauwi na kaagad ng bahay.
Ayaw niya mang aminin sa sarili pero kinakabahan siya dahil mag-isa lang at madilim ang daan na kanyang tinatahak. Paulit-ulit pang sumasagi sa isip niya ang mga nakita at nabalitaan kanina, kaya hindi siya halos makakonsentrate sa pagmamaneho. At lalong nadagdagan ng kanyang kilabutan nararamdaman nang bigla na naman siyang nakarinig ng malalakas na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Demonyong yun, kailan ba matatapos tong nangyayari na to? Para maiwaksi ang takot na nararamdaman, ay sinabayan niya ang mabilis na pagmamaneho ng malakas na pagbusina hanggang sa matanaw na nga niya ang iilang liwanag na mga ilaw ng kabahayan mula sa hindi kalayuan. Sinyalis na malapit na siya sa kanila. Pagkakita niya sa arko ng kanilang barangay ay nakahinga ng maluwag si Wally. Lalo na nang madaanan niya ang mga opisyal ng kanilang barangay na nagro-ronda rin para maiwas ang buong lugar nila sa panganib. Matapos matanguan ng mga nasabing opisyal, ay nilagpasan na niya ang mga ito. Ay, buti naman at alerto sila ngayon, kumpara noon. Kailangan pa pala na may mangyari pang hindi maganda bago sila umaksyon ng ganyan eh. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bakuran, ay napaangat kilay na naman siya dahil nakapark na naman ang taxi ni Alamid sa gilid. Oh, nandito ka na naman, Kolokoy. Nang maisara niya ang gate na hindi pa rin ayos, ay saka siya sumulyap sa kanilang bahay. Katulad kagabi, naabutan na naman niya ang pinsan na nakaupo sa wooden bench. Ano na naman nangyari? Mukhang malala ang away niyo ni Mylin, ha? Gusto mo bang kausapin ko na siya? Ngumiti lang si Alamid sa pinsan bago tumayo at makipag-apiran dito pagkalapit. Okay na kami. Nasa loob si Mylin, nagchichikan sila ng misis mo. Dahil doon ay napangat ng kilay si Wally na punong-puno ng pagtataka. Hindi na siya nagsalita muna at pumasok na lang sa loob ng bahay kasunod ng kanyang pinsan. Pagsara ng pinto ay naabutan nila ang dalawang kababaihan na seryoso sa pag-uusap. Wala na ang kambal dahil natutulog na ang mga ito. Kumain na ba kayo? Tumango sina Remy, Mylin at Alamid at pagkatapos noon ay naupo na rin muna si Wally katabi ng asawa. Ang pinsan naman niya ay umupo rin sa tabi ng asawa nito. Eh, ano palang meron? Tumigil ang dalawang babae sa pag-uusap at napalingon kay Wally na punong-puno pa rin ng pagtataka. Samantala, si Alamid ay humugot muna ng malalim na buntong hininga bago magbuka ng bibig. Sabi ko na eh, hindi niyo nabalitaan. Makikiusap sana kami na dito muna kami magstay kahit isang linggo. Hanggang sa malibing lang yung kapitbahay naming namatayan ng anak na dalaga. Pagkasabing yon ni Alamid ay pumasok agad sa isip ni Wally ang tungkol sa aswang. Kaya habang pinagmamasdan niya sa mata ang pinsan ay napatango na lang to sa kanya. Oo tol. Nabiktima rin yung anak ng kapitbahay namin. Siya yung nabalita na nakita ron sa malawak na palayan. So ibig sabihin talaga, nandito na sa lugar natin yung aswang kaya itong asawa ko, ayun, natatakot na mag-stay muna sa bahay kasi baka raw balikan ng aswang. Kaya nga kanina hindi ko na pinuno ng pasahero yung jeep eh. Kasi yung mga polis, meron na namang nirespondihan. Tapos, may nakita kaming malaking ibon sa bandang parke. Grabe pre, nakakatakot na tuloy magbiyahe kapag gabi. Eh siguro, ang gawin mo na lang bukas eh, maghanggang alas 9 ka na lang muna. Kesa isapalaran mo yung kaligtasan mo. Aswang yun tol, delikado. Eh okay lang ba kayo kung dito sa sala matutulog? May ekstrang kutsyon pa naman kami dyan. May mga dala rin naman kaming kumot eh. Unan at saka electric pan, kaya okay lang kami. E di mas okay yan. Dapat talaga maging maingat ngayon eh. Umakita nyo sa labas, grabe ang ambience. Nakakatakot talaga kahit sabihin nating may ilang pulis sa pamilihan at bayan. Sana lang talaga mahuli na yung aswang na yun eh. Oo nga, ang nasagap kong ang balita ron sa mga kapwa ko taxi driver ha, mga dalaga raw talaga ang target eh.
Kapag may natipo na dalaga yung aswang, susundan niya ito kahit saan magpunta. Kasi yung halimuyak ng dalaga, maaamoy at maaamoy niya. Ang nagsabi raw nun, yung babaeng nakatakas dun sa kabilang probinsya. Kaso, ilang araw lang din ang lumipas eh, namatay na yung babae. Nagpakamatay daw yata sa sobrang trauma. Hindi alam ni Wally subalit bigla na lang sumagi sa isip niya ang malaartistahing binata na pasahero niya kanina. Napansin niya kasi itong tila pa may kung anong nilalanghap sa hangin na parang masarap sa pang-amoy niya. Hindi kaya siya yung aswang? Naalala niya noong unang beses niya itong makita sa parke at nakita niya ulit kanina sa lugar na yon bago lumitaw ang malaking ibon. Mukhang siya talaga yung kasi. Mukhang dayuhan eh. Oy tol, ano binubulong-bulong mo dyan? Napahimas muna ng batok si Wally bago harapin ang tatlong kausap at sabihin sa mga ito ang kanyang hinala. Kanina kasi, meron kaming nakasakay na gwapong lalaki. Para talaga siyang artistahin. As in, ang ganda ng mukha niya. Ang puti, tapos parang foreigner. Para talaga siyang dayo lang dito sa lugar. Napapalakpak siya ng isang beses bago pagkiskisi ng mga palad at nagpatuloy sa pagkukwento. Pero naon ako na siyang nakita kagabi dun sa parke. Mga bandang alas 10 ng gabi. May kasama siyang dalaga eh at nagpunta sila sa madilim na parte ng parke. Tapos kanina nga, uwian ng mga estudyante, naging pasahero ko. Ang weirdo niya kasi para siyang umaamoy sa hangin eh. Tapos bumaba siya sa pamilihan. After nun, kanina lang bago ako umuwi eh, nakita ko na naman siya sa parke. Nung nawala na siya, biglang may malaking ibon kaming nakita na lumipad. Nangilabot sina Remy at Maylin sa kanilang narinig. Hindi kaya siya na nga yung aswang, pre? Dapat maisumbong na natin yung sa otoridad. Hindi na natapos ni Alamid ang pagsasalita dahil pinigil na siya ng kanyang asawa. Ayon pa kay Maylin ay mahirap na nai-involve ang sarili sa mga ganoong klase ng pangyayari lalo na at hindi normal na nila lang ang makakasagupa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay kumain na nga muna si Wally habang ang mag-asawang Alamid at Maylin ay nag-ayos na ng kanilang higaan. Makalipas ang ilang minuto matapos makapag-apunan at makapag-ilamos ng katawan ay muling sumilip si Wally sa sala para kumustahin ang kanyang pinsan at ang may bahay nito. Oh, komportable naman kayo dyan. Oh, tol, salamat ha. Oh, sige, good night na sa inyo. Pagpasok niya ng kwarto nilang mag-asawa ay kaagad niyang isinara ang bintana at iwinawagwag ang kurtina. Nang nasa kama na ay sabay silang nanalangin ni Remy para sa kaligtasan ng lahat at pagkatapos noon ay nahiga na sila at natulog. Sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog nilang lahat ay bigla na lang nagising si Wally. Naalimpungatan siya matapos muling makarinig ng mga alulong ng aso mula sa kung saan. Pagbangon sa kama ay napa-sign of the cross kaagad siya habang nakikiramdam sa paligid. Nang muling maulit ang pag-alulong ng aso ay nag-sign of the cross uli siya. Ay, ang hirap talaga makatulog kapag ganito ang lugar. Pinagmasdan niya si Remy na nahihimbing sa pagtulog bago siya umalis ng hinihigaan. Marahan siyang lumabas ng silid at nagtungo sa kusina kung saan ay naabutan niya ang pinsang si Alamid na umiinom ng tubig. Oh, gising ka pa. Uminom lang ako ng tubig eh. Naalimpungatan ako sa alulong ng aso. Nako, pareho pala tayo. Sabay silang naupo sa dining seat, saka inabot ni Alamid ang tubig sa kanyang pinsan para makainom din nito ng tubig. Nakakainis nga eh. Magmula nang mabalita yung aswang-aswang na yan, pansin mo bang panay ang pag-alulong ng mga aso? Ibig sabihin kasi niyan, nagtatawag yung aso ng kamatayan. Kaya kapag ganyan, dapat sinasawa yung aso eh, para kahit papaano mapigilan. Hindi na niya natapos ang pagsasalita
sapagkat nakarinig sila ng malakas na alulong ng aso na tila napakalapit lang sa kanilang bahay. Nagkatinginan na magpinsan bago sabay na tumayo at nagtungo sa sala. Paglapit nila sa bintanang nakawagwag ang kurtina ay pumesto sila sa magkabilang dulo at marahan yung hinawi. Nagmasid-masid sila sa bakuran hanggang sa labas kung saan naroon ang kanilang jeep at taxi, hanggang sa humalimuyak ang isang napakabangong amoy na kalaunan ay biglang bumaho. Pagkatakip ng ilong ay inalala ni Wally kung saan niya nga ba naamoy yon. Makalipas ang ilang segundo ay nasipat na nga ni Alamid ang isang matangkad na binatang naglalakad galing sa kinaroroonan ng jeep. Tol, may tao ron oh, galing sa likuran ng jeep. Nang mapalingon si Wally sa itinuro ng kanyang pinsan, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Halos lumawa ito matapos makita ang gwapong lalaki. Kagad sumilay ang kaba sa kanyang dibdib at hinarap ang kanyang pinsan. Anong ginagawa ng lalaking yan? Magnanako yata siya ng mga parts ng sasakyan eh. Hindi tol, siya yung lalaking tinutukoy ko kanina. Eksaktong pagkasabi noon ni Wally ay bigla na lang nawala sa dilim ang nasabing lalaki. Muli nilang hinawi paloob ang kurtina at saka kabadong nag-usap. Sigurado kang siya yun? Hindi ako pwede magkamali. Natigilan sila sa pag-uusap sapagkat muli na namang umalulong ang aso na tila nasa palibot lang ng kanilang bakuran. Dahil doon ay nagising to sina Maylene, Remy at kahit ang kambal. Nagpuntahan ang mga ito sa sala at ang makita nilang nasa bintana ang magpinsan ay napuno sila ng pagtataka. Tay, ano po yung alulong na yun? Bakit po nandito kayong lahat sa sala? Natigilan ang lahat at napatuon ang atensyon kay Wally matapos niyang sumenya sa lahat na manahimik. Dahil doon ay lalong nagtaka ang kambal. Sina Maylene at Remy naman ay tila ba nakatunog na sa nais pakahulugan ng kanilang mga asawa. Pagkaupo ng kambal sa sofa, katabi ng kanilang ina at si Maylene ay muling sumilip ang magpinsan sa bintana. May tao sa labas. Hindi naman nagsalita si Wally. Nagmasid-masid lang siya sa labas. Hanggang sa muli niyang makita ang gwapong lalaki na lumitaw na lang sa kung saan. Pagkatapos noon ay huminto ito sa tapat mismo ng hindi pa naaayos na gate. Gumitito na nagdala ng kilabot sa buong katawan ni Wally. Doon na siguro ng Ginoo na ito nga ang aswang na naghahasik ngayon ng lagim sa kanilang lugar. Kabado niyang hinarap ang mag-anak at sinabi na ang totoo. Nandito na yung aswang, kaya huwag kayong gagawa ng ingay. Kitang-kita sa mukha ng lahat ang matinding takot dahil sa kanilang narinig lalo na kina Maylene, Remy at Alicia. Walang gagawa sa inyo ng ingay ha. Nandyan siya sa harap ng gate, nakatayo. Pagkasabing yon ay nagtungo kaagad si Alamid sa kusina para kumuha ng kung anong pwedeng bagay na magagamit na panlaban sa nasabing aswang. Si Wally naman ay itinuon ang atensyon sa aswang na nag-aanyong isang magandang lalaki. Nakatayo pa rin kasi yon sa tapat ng kanilang bahay habang pangiti-ngiti lang. Sinundan yon ng isa pang nakakakilabot na alulong ng aso at pagkatapos ay biglang humalakak ang gwapong binata. Nang madinig nila ang boses nitong maladyablo na malayo-malayo sa kanyang anyo ay nangilabot silang lahat. Tay, bakit nandito yung aswang? May ginawa po ba kayo sa kanya? Naging pasahero natin sa kanina, anak. Siya yung lalaki na kaupo sa likod ninyo ni Alicia. Malamang nalanghap niya yung amoy ng kambal mo at yun ang target niya ngayon. Nang marinig yun ni Alicia, ay bigla siyang kinumuta ng takot at napayakap sa kanyang ina. Nay, tay, ayoko pong mamatay. Huwag ka mag-alala, anak. Di ka namin pababayaan ng tiyo Alamid mo. Eksaktong pagkasabi niya noon, ay dumating si Alamid galing kusina, dala-dala ang isang makapal na pamalo at mahabang kutsilyo. Kinuha ni Wally ang mahabang kutsilyo bago muling nagmasid sa bintana. Naroon pa rin ang aswang na nag-aanyong matipunong binata.
patuloy pa rin ito sa maladyablong paghahalakhak. Kaya patuloy din ang pag-aalulong ng mga aso na malapit lang sa kanilang lugar. Remy, Maylin, Elisha, dun kayo sa kusinang lahat. Elijah, samahan mo roon at kumuha kayo ng asin at bawang ha. Huwag kayong aalis sa kusina kahit na anong mangyari. Kami na ni Tio Alabit ang bahala rito dahil hindi dapat siya mawala sa paningin namin. Dali-daling ang sumunod ang lahat at nagtungo sa kusina. Tol, ready ka na ba? Pinalo-palo ni Alamid ang dibdib sapagkat kabadong-kabado na rin siya pero pilit nilalakasan ang loob katulad ng kanyang pinsan. Nang tumigil sa paghalakak ang nasabing aswang na nasa anyo ng isang matipunong lalaki, ay biglang tumalim ang mga mata nito bago magsalita. Tao po! Po, pwede nyo na ba akong patuloyin? Nakatinginan na magpinsan dahil sa sinabing yon ng aswang. Gago tong aswang na to ah! Hindi naman umimik si Wally at kahit kinakabahan ay binuksan niya ang pintong nakakandado na ikinagulat ng kanyang pinsan. Uy Tol, bakit mo binuksan? Hindi na niya naituloy ang sinasabi sapagkat naabutan na lang niya si Wally na nakatayo na sa gitna mismo ng pintuan hawak ang mahabang kutsilyo. Sabi ko na nga ba, ikaw yung aswang eh. Unang kita ko palang sa iyo sa parke, kahina-hinala ka na. Ngumiti ang gwapong binata pero ang mga mata nito ay matalim pa rin ang tingin na parang nanlilibak. Ang bango ng anak mo! Kakainin ko siya ngayong gabi! Pagkatapos niyang sabihin yon, ay malakas niyang sinipa ang gate na nabuwag din kaagad dahil hindi pa naman naayos yon ng tuluyan. Napatras ng bagya si Wally pero pinilit siyang maging matapang upang ipakita sa aswang na hindi siya natatakot dito. Habang marahang naglalakad palapit sa kanilang magpinsan ay unti-unting nagbago ang anyo ng gwapong binata. Unti-unting napunit ang damit nito dahil ang mga kalamnan nito ay tila ba pumuputok sa sobrang pag-umbok. Naging kulay itim at humaba ang kayumang ginitong buhok at ang matangos nitong ilong ay unti-unting lumubog. Nawala ang kilay sa kalumuwa ang mga mata nitong namumula at bilog na bilog. Humaba at tumulis ang tenga. Umusli ang mahahabang mga pangil at nangingitim ng husto ang labi. Umumbok ang balikat at napuno ng balahibong makapal ang buong katawan. Dinig na dinig pa nila ang paglalagutukan ng mga buto nitong tila may tumutubo sa magkabilang braso hanggang sa magmistula itong matutulis na mga pakpak. Tumulis din ang mga kuko nito sa paa at kamay at pagkatapos ay ikinampay nito ang mga kamay kaya umihip ang may kalakasang hangin na tila hinahampas ang magpinsan dahilan para mapatras sila't mapatakip ng mukha. Nang muling tingnan ni Wally at Alamid ay nagimbal sila sapagkat ibang-iba na ang itsura ng gwapong lalaki kanina. Nagmistula na itong paniki kaya ganoon na lang ang takot nilang magpinsan. Nasaan na ang pagkain ko? Akin na ang pagkain ko? Ang bango-bango niya. At para hindi siya mahirapan ang husto, ay mabilis ko siyang papatayin at sasairin ang buo niyang lamang loob. Pagkampay ng mga pakpak nito ay kagad umangat sa lupa ang paa ng aswang at pagkatapos ay sumugo dito kagad habang naglalaway dahil sa pagkahayok sa katawan ni Elisha. Hindi naman kagad nakakilos si Wally dahil sa pagkagimbal at mabuti na lang talaga ay nahatak siya ni Alamid saka kaagad isinara at ikinandado ang pinto. Tumalsik sila at napahandusay sa sahig pagkatapos kumalabog ng malakas ang pinto kasunod ang pagkabuwal nito. Tumindig doon ang taong paniki at saka umungol ng napakalakas na sinundan ng pag-alulong na naman ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Nang madinig naman ni Remy, Maylin, Elisha at Elijah ang nasabing ungol ng aswang ay nagtilian sila na ikinatuwa naman ang aswang na lalong naglaway sa gutom. Umamoy na naman to sa hangin na parang sarap na sarap sa mabangong halimuyak ng dalagang si Elisha. Nandyan na ako pagkain ko!
Sumigaw ka lang ng sumigaw kung gusto mo! Habang marahang naglalakad ang aswang, ay dali-daling tumayo ang magpinsan at sinalakay ito. Pinalo ni Alamid ang aswang, kaya lang ay hinawi lang siya nito ng matatalim na pakpak. Tumalsik si Alamid at nasugatan sa muka. Nang humandusa ito sa sahig, ay kaagad siyang nawalan ng malay. Sumalakay na rin si Wally mula sa likuran ng aswang. Sinunggaban niya at pinasanan sa kakinapitan ng maigpit bago sunod-sunod na pinagsasasaksak sa balikat at kung saang-saang parte ng katawan ng aswang. Hindi na siya sigurado kung saan tumatama ang kanyang saksak dahil paikot-ikot na sila ng aswang. Magsitak muna kayo sa labas! Humingi kayo ng tulong! Bilis! Pagkasabing yun ni Wally ay kagad lumabas ng kusina sina Remy, Maylin, Elisha at Elijah. At nang makita nila ang aswang na nakikipagpambuno kay Wally, ay ganoon na lang ang takot nilang lahat. Bilisan niyo na! Lumabas na kayo dito! Bilis! Pinilit ng aswang na takasan si Wally, pero matindi ang pagkakakapit niya rito habang patuloy pa rin sa pagsaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng aswang. Sa bawat pagsigaw at pag-ungol ng aswang, ay siya rin namang pag-alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Hindi kita hayaan sa gusto mong aswang ka! Umungol ang aswang na tila nagagalit na dahil sa mga nangyayari. Ang pagkailing! Sa galit nito ay buong lakas niyang ibinunggo ng patalikod ang sarili sa dingding, kaya napabitaw si Wally dahil sa lakas ng kalabog. Napasuka rin siya ng dugo bago mahulog sa sahig. Pagkatapos noon, ay malakas na umungol ang aswang na halatang galit na galit dahil nakatakas ang kanyang pagkain. Sinikap pang tumayo ni Wally pero naramdaman niya ang pananakit ng mga balakang na mukhang napuruhan dahil sa ginawa sa kanya ng aswang. Pagkatapos noon ay nakaramdam siya ng pagkahilo kaya hindi na siya nakagalaw pa. Ang huli na lang niyang naaninag ay ang paglabas ng aswang sa kanilang bahay na tila galit na galit. Pagkagising ay nasa ospital na siya at puno ng bendang katawan. Nakatayo sa harap niya si Alamid na puno rin ng galos ang katawan. Anong nangyari, Alamid? Nasaan ang pamilya ko? Gumiti muna si Alamid bago nagsalita. Papunta na sila rito. Kaya huwag ka na mag-alala, tol. Nahuli na ang aswang at naikulong. Kaya alam, pagsapit ng umaga bigla na lang daw nawala ang sabi ng mga opisyal ng barangay. Pero siniguro nilang hindi na yung babalik dito sa lugar natin. Nakahinga na maluwag ang lalaki matapos yung marinig at eksakto naman ang pagdating ni na Remy, Maylin at Elijah na ikinatuwa ni Wally. Ngunit napawi lang ang mga ngiti niya sa labi nang makitang wala si Elisha. Oh, nasan si Elisha? Guguho na sanang mundo ni Wally sa pag-akalag nakain ng aswang ang kanyang dalagitang anak. Ngunit maya-maya ay muling bumukas ang pinto ng kwarto at naglakad papasok ang anak niyang si Elisha. Elisha! Anak! Napahagulgol si Wally sa pinagsamang iyak at saya nang makita ang dalagitang anak. Matapos ma-celebrate ng magkapatid ang kanilang kaarawan, ay lumipat na lang sila ng tirahan upang makalimutan nila ang nakakapangilabot na pangyayari at makapagsimula na sila ng kanilang panibagong buhay. Wakas!